Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mother of all Philippine festivals. Ini ang titulo sa Ati-Atian Festival sa Kalibo-Aklan. Bantog sa masadyang street dancing sa mga tribo nga suksok ang madinuagon nga costumes. Ini ang pinakadako nga selebrasyon sa probinsya sa Aklan kada Enero. Apang pareho sa iba nga selebrasyon, ang Ati-Atian Festival ang isa man sa mga apektado sa pandemya. Subong atuig, paano balay ni sa ulugon sa mga Aklanon? Ang pamangkot, mga kapuso, ang aton sabton sininga aga. Madayon bala ang sikat nga Ati-Atian sa may Kalibo-Aklan. Siniaga mga kapuso, mangingkaupod naton si Honorable Mayor Emerson Lachica nga luwas nga nagapungko alkalde sa Kalibo-Aklan, siya man ang chairperson sa aton Ati-Atian Festival. Mayor, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Western Visayas. Good morning sa iyo, Adrian. Maayong aga, gid. Mayor, first question, as chief executive po, how are you coping up with the pandemic in terms of number one, leadership, and number two, decisions or decision making? Yes, with regards sa question na yan, yung ginawa natin, nagkaroon tayo, nag-issue tayo ng maraming executive orders in our airports, no, sa, as local chief executive, no. With regards to how to combat the COVID-19 since the start of in ACQ. So marami tayong mga ginawa na para ma-contain natin yung pandemic. Yeah. Anong efforts natin, Mayor, to bring back a semblance of somehow normalcy sa turismo natin po? Yes, nagkaroon tayo ng innovations, no, with regards sa Kalibo Santo Niño Ati-Atian 2021 natin. So virtual at saka yung ating pag-head ng Ati-Atian is virtual. May marami tayong naka-line up na mga activities puro virtual siya, walang mass gatherings, shooting ng ating Miss Kalibo Ati-Atian 2021 16 barangays. So, ang 16 barangays na yan ay well represented. Bawat barangay may isang candidates. Nagkaroon na sila ng mga photo shoots. Yung ating pag-shoot ay limited lang talaga sa ilang tao lang ang sa loob ng Magsaysay Park. Mayor Lachica, somehow that's a silver lining po, di ba, Mayor? At least, you know, just to keep the spirits and the hopes and the aspirations of our people alive na despite this pandemic, we will still catapult one beautiful lady to become this year's Miss Ati-Atian Queen. Mayor, evidently, the locals are concerned about the spiritual aspect of our festival. Ano po yung mensahe natin? Well, sa ating mga kababayan, no, at saka the whole of Western Visayas, no, din i-discourage nga namin na magkaroon ng kasi mayroon akong Executive Order Number 88 na binabawal po yung pista-pista na maraming magkaroon ng maraming bisita. So as part of our precautionary measures, no, na kailangan na walang mga occasion na kagaya ng pagpunta dito sa Kalibo at Ati-Atian 2021, siyempre parang pista din ng bayan ng Kalibo. So dinadiscourage namin yung mga tao na pumunta dito sa bayan ng Kalibo para makaibig tayo sa transmission ng COVID-19. Lastly, Mayor, as the head or as the chief of our local government unit, what's your prayers po sa ating mahal na Santo Niño? Na sana ay mawala na itong pandemya para sa ganung paraan ay yung ating kasi para mabalik tayo sa old normal, sa new normal. Like for example, itong Ati-Atian, nakakaawa po yung ating mga kababayan na sa ganitong paraan sana magkaroon na din sila ng mga negosyo at kikita rin kahit kaunti. Ninyo sana po ay mapagbigyan yung hiling natin na mawala na itong pandemic. Maraming salamat po for being with us sa aming programa this morning. God bless you po and hopefully po, Mayor, see you next year. Yes, thank you, Adrian. No? Yeah, thank you.
Mga pungso, apisahan sa mga madamo nga mapagtilaw kag makabudlayan nga dala sa padayon naton ginatubang ang COVID-19 pandemic. Kabay pa, magkuha kita sa inspirasyon sa aton mga kapungso nga aklanon ilabinigid dito sa May Kalibo Aklan. Tungod sa sininga pandemya, mas ginpahugot nila ang ila pagtuo sa kay Senyor Santo Niño kag sa aton mahal nga makaako.